Pangalan ng Ama at Espiritu Santo. Amen. Ama, samahan niyo po kami ngayon sa pagtalakay ngayon ng ilong mga salita. Ang una pong namin tatalakayin ngayon ay ang gawa. Unang. Naway maliwanagan ang mga nalalapo at mga kapatid. Ama. Sa ngala ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Jesus ay to umakyat sa langit. O Teofilo, ako ay sumulat ng unang salaysay patungkol sa lahat ng sinimulang ginawa at itinuro ni Jesus. Siya ay gumawa at nagturo hanggang sa araw na siya ay dinlapat paitaas. Nangyari ito pagkatapos ng magbigay sa pamamagitan ng banal na Espiritu ng mga utos sa mga apostol na kanyang pinili. Pagkatapos ng kanyang paghihirap, nagpakita rin siyang buhay sa kanila sa pamamagitan ng maraming katibayan. Siya ay nakita nila sa loob ng 40 araw at nagsalita siya ng mga bagay at ukol sa paghahari ng Diyos. Sa pakikipagtipon niya sa kanila, siya ay nag-utos sa kanila, huwag kayong umalis sa Jerusalem, sa halip ay hintayin niyo ang pangako ng Ama na inyong narinig mula sa akin. Ito ay sapagkat totoong si Juan ay nagpabautismo sa tubig, ngunit kayo ay babautismuhan sa banal na Espiritu ilang araw pa mula ngayon. Nung sila nga ay nagkatipon-tipon, nagtanong sila sa kanya, Panginoon, ibalik mo bang muli ang paghahari sa Israel sa panahong ito? Sinabi niya sa kanila, may oras o mga panahon na iniligay ng Ama sa sarili ng kapamahalaan. Ang pagkaalam sa mga ito ay hindi para sa inyo. Subalit tatanggapin ng kapangyarihan kapag dumating na sa inyo ang banal na Espiritu. Kayo'y magiging mga patutuo sa akin sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria, at sa pinakamalayong bahagi ng lupa. Pagkasabi ng mga bagay na ito, habang sila ay nakamasid, siya dinala paitaas at ikinubli siya ng isang ulap sa kanilang paningin. Nang nakatitig sila habang siya ay pumapaitaas, narito ang dalawang lalaki na nakaputing damit ang tumayo sa tabi nila. Sinabi ng dalawang lalaki, kayo ang mga lalaking taga Galilea. Bakit kayo nakatayo at nakatitig sa langit? Itong si Jesus na dinala sa langit mula sa inyo ay babalik din tulad ng pagpunta niya sa langit na inyong nakita. Pinili si Matias bilang kapalit ni Judas. Pagkatapos nito, siya ay bumalik sa Jerusalem mula sa bundok na
tinatawag sa mga puno ng olibo na malapit sa Jerusalem. Ito ay lakbaying makakaya sa isang araw ng Sabat. At nang makapasok na sila, umakyat sila sa silid sa itaas. Doon nanuluyan sina Pedro, Santiago, Juan, Andres, Felipe, Tomas, Bartolomeo, Mateo, at Santiago na anak ni Alfeo. Gayon din si Simon na makabayan at si Judas na kapatid ni Santiago. Silang lahat ay matatag na nagpatuloy na nagkakaisa sa panalangin at paghiling kasama nila ng mga babae at si Maria na ina ni Jesus, kasama rin nila ang mga lalaking kapatid ni Jesus. At sa mga araw na iyon, si Pedro ay tumindig sa kalagitnaan ng mga alagad ang bilang na, ng pangalan ng mga nagtipon ay halos isang araw at 20. Sinabi niya sa mga kapatid, kinakailangan maganap ang kasulatan ito na sinabi ng banal na espiritu sa pamamagitan ng bibig ni David. Ito ay ang patungkol kay Judas na naging gabay ng mga dumakip kay Jesus. Ito ay sapagkat siya ay napabilang sa atin at nagkaroon ng bahagi ng paglingkod na ito. Ang lalaking ito ay bumili ng isang parang mula sa kabayaran ng kalikuan. Doon ay bumagsak siya at nauna ang ulo. Bumuka ang kanyang katawan at sumambulat ang lahat ng kanyang bituka. Ito ay nalaman ng lahat na nanirahan sa Jerusalem. Sa ganito tinawag ang, na ang parang na iyon sa kanyang wika at akeldama. Ang kahulugan nito ay parang ng dugo. Ito ay sa pagsinabi ng kasulitan sa aklat ng mga awit, hayaan ang kanyang tahanan ay maging mapanglaw. Huwag patirahin ang sinuman doon. Hayaang kunin ng iba ang kanyang pamamahala. Kaya nga, kinakailangan pumili tayo ng mga lalaking kasama sa buong panahon na ang Panginoong Jesus ay pumaroon at pumaritong kasama natin. Kailangan nakasama natin siya mula sa pagbautismo ni Juan. Hanggang sa araw na siya ay dinala pa itaas mula sa atin, pipiliin natin ang isa sa kanila upang maging kasama natin tagapagpatotoo patungkol sa kanyang pagkabuhay na muli. At namang kahit sila ng dalawa si Jesus na tinawag na ba na Barabas, Barsabas, na ang palayaw ay husto at si Matias, na nalangin sila at nagsabi, ikaw Panginoon na nakakaalam ng mga puso ng lahat. Ipakita mo kung sino sa dalawang ito ang iyong pinili. Ipakita mo kung sino ang tatanggap ng bahagi ng paglilingkod na ito at pagkaapostol, na kung saan si Judas ay sumalangsang. Nangyari ito upang siya ay pumaroon sa dakong karapat-dapat sa kanya. Siya ay nagpalabunutan at si Matias ang napili. Siya ang ibinilang sa 11 apostol. Thank you.